Ang pangarap ko pa talaga, nung bata pa lang ako, gusto po talaga maging artista ko. Tsaka pangarap ko rin po na sumikat nun. Then, nakaka-enjoy panoodin. Ganyan. Kasi po ano eh, kahit hindi niya kayong sumayaw, pinipilit niya. Paano yung sayaw niya? Ano, mabait? Yung video niya. Magaling. Bakit parang hindi ka sure? Magaling. Video niya na nag-viral. Maganda naman po. Dahil ba kaibigan mo siya o dahil magaling talaga siya? Magaling talaga siya. Libre mo ako. Viral? Hindi mo napanood? Ah, yung ano, yung boom-boom niya? Oh. Siyempre, sexy. Sexy? Masarap. Oo. Parang ano? Philippine sensation. Basta, keep up the good work. God bless you. Yun lang. Okay naman po. Nakakatuwa siya. Magaling po ba siya? Magaling sumayaw. So, kasi nakita ko naman kasi yung video niya. Sobrang galing naman niya. Nakakatuwa lang sa tingnan. Ano masabi mo sa video ni? Very good sa Toto. Magaling po siya. Nakakatawa po panoorin. Ano masabing magaling? Siyempre po magaling siya kasi best friend namin siya. Ano bang reaction niya na nag-viral yung video niya? I think very ano lang naman siya, very appropriate sa mga bata at the same time. Very common yun, ganung mga reactions. And generally, so okay lang naman sa akin. Baka may nagtatanong eh. Mary Grace, K-pop fan ka ba? Opo, K-pop fan po ako. BTS at saka Momoland po. So, yun. Nagulat ako sa BTS. Ang ala ko, Momoland. In-expect ko Momoland lang eh. So, ayun na nga, no? So, bakit, ano bang naisip mo at gumawa ka ng video? Ba't ka nag-boom-boom? Anong naisip mo? Kasi po yung time po na yun, siguro, hindi kami okay ng tita ko nun. Siguro, sinermulan niya ako nun. Kaya nung mandang mga umaga nun, madaling araw yun eh, gumawa ako ng cover, ng boom-boom. Sabi ko, sayawin ko nga to, pero hindi ko talaga kaya yung step. At least sabi ko, try ko lang yung best ko. Ganun talaga ako, ganun ako sumayaw eh. Pero kahit hindi ako ganung marunong sumayaw nun, at least, masaya ako sa ginagawa ko. Tama. Bali, ibig sabihin nun, iba ka pala pag napagalitan ka ng tita mo, talagang mapapasayaw ka. Kasi pag pinapagalitan ako, or bad mood ako, or may problema ako, dinadaan ko lang talaga sa sayaw. Magandang ganung motivation na pag na masama loob mo, isayaw mo na lang. So ito na nga, Mary Grace, no? Hindi natin inaasahan na talagang dumami yung views nung video mo. So ano naman yung reaction ng pamilya mo dun na nag-trend yung video mo nga? Ang reaction ng pamilya ko is masaya sila. Masaya sila sa ginagawa ko, natutuwa sila. Yung mga kamag-anak ko, natuwa din sila. Parang nung natuwa sila ganun, hindi ako makapaniwala sa mga sabi nila na sikat na pala ako ganun. Hindi ako makapaniwala. Hirap kasi eh. Para nasa cloud 9 ka pa din. So, ngayon nga na sikat ka na,
marami na nakakakilala sa'yo, syempre hindi natin maiwasan na hindi naman lahat yun magugustuhan yung video mo. So, paano mo hinahandle yung mga bashers? Anong ginagawa mo pag nakakabasa ka ng mga sakit na messages? Ang ginagawa ko po sa mga bashers po, hindi ko na lang po sila pinapakinggan at saka inayaan ko na lang po sila kasi hindi na po nila alam kung sino ako at hindi po nila alam kung ano tunay na pagkatao ko eh. Kaya okay lang po kahit ibas nila ako. Kasi hindi ko naman po sila kilala. Ganun. Tama, may point. So ayun na nga. So ang tanong ngayon, bakit after na mag-boom ng video mo, bakit biglang natigil ka sa paggawa ng video? Kasi po yung time na yon, mga May 27 na tayo. Hindi ko maalala, basta May din yun. May 16 na ako gumawa ng video noon. So yung video ko noon is, di ba nag-viral? Hindi na ako nakagawa ulit noon kasi nga, yung nadulas ako noon. Oh. Eh yung pao kasi napilay. Na-endure, ganon. Kaya hindi na ako makasayaw. Tapos yung ibang fan ko, inaabangan na nila yung ano, yung susunod na dance. Eh hindi ako makagawa. Sabi nila, budots naman, gumagana sila. Eh hindi ko na magawa eh. Hindi ko na kaya kasi nga yung pao. Kasi kailangan may legs. Pero sabi ko, pagka magkakaroon man ako ng time sa sarili ko, pwede pa akong gumawa ulit ng new challenge ko para mapasaya ko ulit yung mga taong nag-aabang sa bago kong video. Yun, narinig niyo yun. So sa mga gustong maghamon kay Mary Grace Magtoto, huwag mahihiyang mag-message sa Will Almighty Productions dahil tutulungan namin kayo maka-face off si Mary Grace. Ano masasabi mo na napansin ka ni Luis Manzano, isa sa mga pinakamagaling na host sa bansa? Siyempre, masaya ako, ganon. So, siyempre si Luis Manzano po kasi, iniidolo ko yun, na-idol ko po talaga. So, siyempre pagka first time mo kasing... Oo, oh, tama. Share ka ng artista, siyempre magugulat ka talaga. Ganon po. Ayun nga, bali, dahil nga gusto mo makita si Luis Manzano, so halimbawa lang, no? Mapanood to ni Idol Luis Manzano. Kung sakaling papabibigyan na magkita kayo, anong sasabihin mo sa kanya? Sasabihin ko po sa kanya? Papakita ko, para mas maganda po, siguro kung mapanood niya po ako ng in person. So, Sir Luis Manzano, kung mapapanood niyo itong video na to, pangarap daw po ni Mary Grace Magtoto na magsayaw daw ng Boom Boom Live sa harapan niya po. At saka po, magkapasalamat na rin po ako sa kanya kasi po, sinyari niya ako, tapos lalo po ako sumikat sa Instagram, sa wall niya po. Tama. Doon po sa may page niya po. Nang dahil sa pag-share ni Sir Luis, mas lalo ka pang napansin ng libo-libo mong mga tagahanga. No? Dumako naman tayo sa medyo love life. May boyfriend ka ba ngayon o may mga manliligaw ka? Sa ngayon po, wala akong boyfriend. Manliligaw meron pa. Ano bang hanap mo sa isang lalaki? Sa lalaki? Hindi ba sa ngayon na mag-boyfriend? Ang gusto kasi pang nag-boyfriend ako. Gusto kasi makatapos ang pag-aaral muna at saka matulungan ko yung magulang ko at mga kapatid ko. Yun yung dreams ko sa buhay ko. Priority na. So, siyempre, pagka nagka-boyfriend man ako, pag natapos na ako na pag-aaral, nagka-boyfriend man ako, gusto ko save kami ng standards. Parehas kayo makakapagtapos, ganon. So, yung mga admirers ni Mary Grace dyan, may pag-asa pa kayo. Hindi doon siya namimili ng pogi o hindi gaanong pogi. Basta parehas lang kayo may pangarap sa buhay. At alam ko naman, na libo-libo rin sa inyo ay may mga pangarap sa buhay. So, pwede, di ba? So, ito na tayo. Gusto ko lang sana malaman kung halimbawa bibigyan ka ng pagkakataon ng Star Cinema na magbida ka sa isang movie, sino ang pipiliin mong maging leading man, yung makaka-love team mo talaga, si James Reed ba, si Daniel Padilla o Enrique Hill, at bakit? Si Daniel Padilla po. Kasi po si Daniel Padilla po, fan po kasi ako ng Katniel. So pagka may bagong movie po sila sa cinema, inaabangan ko po talaga yon. Premiere night pa lang. Opo. So kung sakali naman na na-feature sa MMK ang buhay mo, sino yung napipisil mong parang bagay na bagay na gumanap? Liza Soberano, Nadine Lustre, o Catherine Bernardo? Si ano na lang po, si Catherine Bernardo. Kasi idol ko po talaga si Catherine. Paano pag halimbawa, mapagbigyan ka ng mag-guest sa ASAP. So, sino ang gusto mong maka-showdown doon? Si Yasi Pressman o si Maha Salvador? Ay, si Maha Salvador na lang.
Ivy Aguas. Idol mo din ba si Maha? Opo, kasi yung galing niya po talaga eh. Galing niya po sumayaw, pinapanood ko po yung mga sayaw niya. So sana, Miss Maha Salvador, kung napapanood niyo ito, kung may time lang po kayo, kahit mga 3 minutes, kahit doon lang, magkasalubong lang po kayo. Sana po eh, kumasa kayo sa challenge ni Mary Grace Magtoto. Di ba? Dream come true yun. Opo. Anong sasayawin niyo ko sakali? Seat set up na lang po, kaya yung oh nana. Anong mensahe mo sa mga fans mo, itong mga magtoto natin? Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil natuwa sila sa video ko, pinanood po nila, senior po nila. Kung hindi po dahil sa mga fans ko, hindi po ako sisikat, wala po ako dito ngayon. May bago ka bang pasabog na dance hit? Meron po sana ngayon. So narinig nyo yan. Dito lang yan, exclusive sa Will Documentaries. Ang bagong pasabog ni Mary Grace Magtoto. Abangan. Kung inaakala nyo na sayaw lang ang pasabog ni Mary Grace, nagkakamali kayo dahil kakanta rin siya. Bam! Hindi ko kabisado eh.